lumalaki na ang crowd ng big bike. Siyempre, yung may mga kaya, mga nakakotse, gusto niyan, bibili niya naka-big bike. Yung iba naman, hindi kaya mag-i-start niya sa small bike. Pero just wait. Wala akong nakitang nagsimula sa small bike na ayaw mag-graduate sa big bike. Sa mga riders dyan. Ha? Ito, prinidik ko yan dati. Sinasabi ko kila Banat Bay, no, saka kila Daddy, sinasabi ko, ay, naku, lalaki ang community ng motor sa Pilipinas. Ito na nga, lumalaki. Bakit? Kasi, yung iba, nakakotse, nag-switch to motor. Or yung ibang may kotse, bumili rin ng motor. Bakit? Iwas sa traffic eh. Napaka-traffic talaga sa Pilipinas. Pangalawa, matipid sa gas. Ha? Halimbawa, ikaw, try mo magpakarga ng ano, ng 300 or 500 sa kotse mo at luluwas ka, kunwari, taga Laguna ka, luluwas ka Maynila. Hindi ka aabot pa uwi. Pero yung 500, mga tatlong luwas mo yan sa Maynila kung ikaw ay nakamotor. Nakakatipid ka pa sa oras kasi wag ka lang talaga, medyo matsetsempuhan ng talagang ulan, bagyo, medyo mahirap, sakripisyo talaga yan sa nagmumotor. Pero this is a growing industry sa Pilipinas. And eto na, nangyayari na. Lumalaki na ang crowd ng big bike. Siyempre, yung may mga kaya, mga nakakotse, gusto niyan, bibili niya naka-big bike. Yung iba naman, hindi kaya mag-i-start niya sa small bike. Pero just wait. Wala akong nakitang nagsimula sa small bike na ayaw mag-graduate sa big bike. Gagraduate sa big bike yan, especially sa Philippines, kasi hindi ka pwede sa expressway pag di ka naka-big bike. Kaya lang ito, merong racetrack. Ha? Ito po yon, may racetrack. Panawagan sa mga kaibigan natin dyan at mga kapwa nating riders. Huwag gawing racetrack ang kalsada. Ilalagay mo sa alanganin ang buhay mo at buhay ng iba. Kung sa tingin mo, magaling ka talaga magpatakbo, ha? Eto hamod sa inyo. Dalahin mo sa racetrack. Diyan mo patunayan, magaling ka nga. Huwag po nating gawing karerahan ang kalsada. Diyan kayo kumarera. Punta kayo racetrack. Ha? Kaya nga, pati itong racetrack, ha, dumadami na ngayon na nagpupunta dyan. Hindi naman kailangan professional ka dyan. Ang importante dyan, may motor ka at may pera. Kasi kung wala kang motor, paano ka pupunta dyan? May motor ka nga, wala kang pera, may malaki rin ang bayad dyan. Oo. Pero mas maganda na yan. Kesa nagbibida-bida ka sa kalsada at ginagawa mong karerahan yung ano, for me, that is so irresponsible. Bakit? Nilalagay mo sa alanganin ang buhay mo, pero masigit sa lahat ang buhay ng iba. Do it in a racetrack kung magaling ka nga. Riders at resellers, dito lamang weekend ay nagkaroon ng track day ang Motortrade at Kawasaki para sa kanilang mga prokyano. Layunin nito ang bigyan ng libreng hands-on training at lecture sa track riding ang mga partisipante sa pangungunan ni dating Philippine Superbike Champion Dashi Watanabe. Malayo yung road. Yung road, iba-iba yung speed, iba yung discipline. Mabilis ka sa road, iba-iba pag nakarating ka ng racetrack. Akala mo dito sa racetrack, mabagal pa yung kinukuha mong speed. Sa mga bago. Siyan, sa racetrack, ha? Yung tingin mo, pag sa kalsada ka, mabilis ka. Pagdating mo raw dyan sa racetrack, sabi niya, ha? Wala pa yun. Kung talaga matapang ang dibdib mo sa speed, dyan ka. Oh. Diyan ka sa racetrack. Diyan mo pakita at take us mo. siguro kasi pagdating mo sa kalsada, yung 150 to 200, mabilis na yon. Pero baka pagdating daw dyan, mabagal. Ha? Yung speed mo, pagdating dyan, mabagal. O, dyan, legal. Legaliwin mo. Gawin, maximize mo yung motor mo. Na-experience ka agad nila yung track. Part nga nun, yung education natin sa mga beginner riders natin na natuturuan sila kung paano mag-i-handle ng proper yung big bike nila. Sa kasalukuyang gagasta ka ng di bababa sa 5,000 pesos kung... yun lang. Paano Coach Oli? Magaling ako magmotor, wala akong 5,000. Hindi raw bababa sa 5,000. Yun lang. Sige, sa kalsada ka na lang. Diyan ka na lang sa expressway.
bumalik sa... Isipin mo, magpaspas ka dyan sa expressway. Magkano lang babayaran mo? Hindi. Wag. Wag mo natin gawing ano, karirahan ng expressway. Ha? Honda Monkey, kaya ng height. Hindi. Natatawa nga ako, misan, Esme. May mga babae, oh. Ang payat. Yung motor. Ang liit pa, yung motor. Tumambay kami dyan sa ano? Sa Moto Street. May dumating babae, laki ng motor, malaki sa motor ko. Kung bitbitin niya, hindi naman niya kinarga. I mean, kung para itulak, ilabas sa parking, ang galing. Wala po yun sa height. Pag magaling ka, magaling. Hindi, totoo. Ang dami kong nakikita ang babae, grabe to ha. Yung big bike nila, parang ano. Parang ano, kala mo Miyu yung dala. Kala mo NMAX. Kung i-atras, kasi ang mahirap sa big bike, yung atras abante. Kasi ang bigat niyan eh. Pag umaantar ka na, walang problema, madali. Pero i-atras abante, mahirap. Pag aalibas ka sa parking, pero hindi, ang gagaling nila. Ang liliit pa nun, ha? Oo, totoo yan. Ayun lang. Doon ako bumagsak. Nakalimutan ko, stand. Mahirap pala yung nakalimutan. Akala, pero at least, hindi ka naman mapapaano doon, ano? Hindi ka naman masasaktan. Masakit lang sa dibdib kasi nagasgasan yung motor mo eh. Dahil sa katangahan. Ito, kita nyo, ang bibilis oh. Motor track ride ka sa Clark International Speedway. Kaya naman, kitang-kita ang katuwaan ng mga nalibreng biker. Siyempre, mas nakakatuwa, masaya kasi mabigat ang bayaran, 3,000 eh. Plus 200 parking. So ano pa, affordable. Libre, masaya. Basta libre, masaya. Mamamaximize mo yung power ng motor mo, tapos marami kang matutunan na may mga curbs kasi na hindi existing sa current roads natin. Malaking bagay, lalo na pag may nagtuturo eh, kahit basic lang. Nagaya ko, sumimp lang ako dati. Dito sa racetrack, nababasa mo yung marunong ka nang bumasa ng kurbada eh. Ayun, one rider eh. Talaga pag ang pinasok mo yung mga rider, ang dami na kasi talaga sa Pilipinas. O, kaya nanalo yung one rider, pangalawa pa sa boto ha. Because of the riders. Hindi natin alam eh, baka yun din ang naging dahilan bakit hindi nanalo si Gadon kasi sa doble plaka, hindi. Kaya't nakakuha ng congressional slot si retired police officer Colonel Bonifacio Bosita. Sabel Reyes, PTV Sports. Isang buwan kami na ospital ni Habi Coach, yoko na ng motor. Sige. Pero kasi sa Japan kasi naman, maluwag dyan eh. Pwede ka namang, kasi sa Pilipinas, una, ha, may mga lugar na talaga ang hirap ng parking. Pangalawa, ayaw mo ng traffic. Grabe ang traffic sa Pilipinas. Kaya yung iba talaga nauubliga. And magta times 2, times 3, times 4 pa yan for the next years. Kaya kailangan makontrol ng ng gobyerno kung paano ang pag-acquire ng motor. Ha? Para sa akin, kasi dapat kailangan maayos talaga 'yung nabibigyan ng lisensya ng ano. Dadami at dadami niyan. Baka dumami ang aksidente, wag naman sana, pero kaya kailangan makontrol ng gobyerno 'tong pagdami ng motor. Hindi naman sa hindi wag hayaan dumami ang motor, pero yung paghigpit sa lisensya, kailangan marunong talaga, no? Kasi very dangerous ang motor. Ito, katulad ito, pinapakita yung speed, ha? Yung iba kasi nainganyo sa speed. Oh. Hindi alam ng karamihan, at ito alam ng mga batikang mga riders. Hindi alam ng iba na kung ikaw ay magaling sa speed, meron ding tinatawag na magaling ka sa ano? Magaling ka sa curves, magaling ka sa likuan, yung low speed. Kaya napaka-importante. For the safety, mas importante para sa akin yung magaling ka dun sa low speed. Kasi karamihan, traffic. Pag hindi ka sanay dun sa low speed, diyan ka aabutin ng ano ng aksidente. Ha, may mga ano kasi yan, may mga technique yan eh.
Kuya, good morning mga ka-road trip. Sa araw na ito, ipapasyal ko kayo sa Ho Chi Minh, Vietnam. Na oh, Vietnam, ha? Ang dami rin daw motor dyan. Naalala ko nung nagpunta kaming Cambodia, doon kami tumugtog for 8 months. Grabe ang motor, napakadami. Kala mo, nasa India ka talaga. Ah. But wait, magiging ganyan ang Pilipinas. Kaya again, dapat ma-regulate ng gobyerno ang tama ang mga nagbumotor. Higpitan ang lisensya. Make sure talagang maayos yung nagmumotor. Ika-apat sa pinakamaraming motor sa buong mundo. Tara, samahan niyo ako. Umaga ngayon kaya maraming mga sasakyan, halos dikit-dikit na kaming mga nakamotor. Laki na talaga ng community, ang kami, no? Normally, ang traffic dito is from 7 to 9 a.m. At sa hapon naman is to from 5 p.m. to 7 p.m. Diyan marami tayong mga makikitang mga motor na jam-packed talaga. Dito sa Vietnam, tumaas din. Okay, pagka kayo magbumotor, iiwasan nyo talaga yung kilawin. Huwag nyong pagsasamahin ang kilawin tsaka buko pay. Payo lang sa mga riders dyan, ha? Yung may, mahili kasi breakfast ride, na. Oh. Iwasan nyo yung buko pay. Ang presyo ng gasolina. Ngayon ay nasa 32,000 dong. Convert natin sa Philippine peso ay nasa 64 pesos per litro na. Ay, ang mura dyan! 64 pesos? Dito sa amin, na pinapakargahan ko 86. 86 pesos dito sa lugar namin. Grabe. Ngayong umaga, dadaan muna tayo sa isang bilihan na madalas na... Coach, kahit among klase pa yan, dapat bawal naka-slippers kahit... Ay, oo, bawal. Dito naman sa Pilipinas, actually, bawal din naka-tsinelas. Kaya lang, minsan, pagka walang pulis, hindi nahuhuli. Yung iba nga, wala pang helmet. Pero legally, bawal talaga ang naka-tsinelas. Puntahan ng mga rider. Xin chào! Bami heo? Một cái? Anh ơi, bao nhiêu anh ơi? Bao nhiêu? 20. 20. No, no. Tara. Kung gusto ko dyan, pag nasa ibang bansa, kumakain sa ganyan. Kasi dyan mo makikita yung authentic. Ayoko sa restaurant. Yung talagang authentic local food. Dito kasi sa Vietnam, kahit saan, pwede kang mag-park, makakain kung gutom ka, lalo na pag naipit ka sa traffic. Kula dito, famous dito yung banh mi. Ayan. So, ngayon... Ayan, katulad yan. Banh mi. Eh, dyan ako nag-start mag-motor. Sa reason na dito sa area namin, minsan gusto kong mag-gym dito lang sa kanto, walang parking. Pag nakamotor ka kasi, madali ka makahanap ng parking. Mamamalengke ka, ang hirap. Minsan, mas matagal ka pang naghahanap ng parking kesa nakamalengke ka. Pero pag nakamotor ka, kahit sang kanto dyan, tigil mo lang yan, makakakuha at makakakuha ka ng parking. Tingnan natin ang aking in-order. Ayan. Ay, oh, actually, naglalaway na ako. Gusto ko nang kumain. Hanggang 40 pesos. Masarap dito, may kape. Tara, dito tayo. Pagkano kape? Diyan sa Malaysia, di ba? Kopi O. Ganyan sila dyan. Kopi O. Kopi Kosong. May ganyan-ganyan. Anong tawag dyan sa kopi O? Anong tawag sa tsaa dyan? Sa ano? Sa ano? Yung tsaa? Ako, Brad, nakachinelas ka. Hindi ba bawal yan dyan? Kaya pala nagagalit si Tita Alice.
Dito sa Vietnam, ang legal age to drive is 18 years old. Pero possible naman makapag-drive yung mga mas bata, like 16 years old. Based sa batas, under Article 60 of the traffic law ng motor vehicle under 50cc. Para legally ka makapag-drive dito sa Vietnam, kailangan mo ng international driving permit o yung Vietnamese na driver's license. Pero meron din ilan sa ating mga ka-road trip na nagmamaneho na walang lisensya. Lahat halos nagda-drive, matanda, bata. Kahit mga foreigner tulad ko, pwedeng mag-drive dito kasi ito nga ang pinakamabilis at pinaka-convenient na mode of transport dito sa Vietnam. Grabe, karamihan ng kalsada dito ay mga dito sa Vietnam. Karamihan ng kalsada dito ay mga may roundabouts at yung mga sangasangang daan. Kaya kung hindi ka sanay at takot ka, hindi ka pwedeng mag-drive dito sa Vietnam. Maganda 'to sinabi ni SB. Sige, pupunta ka. Coach, punta kayo ni Banat by sa Vietnam, vlog kayo doon. Okay yan, okay yan. Sige, sige. Magpaplano nga ako. At yan mga ka-road trip, sana nag-enjoy kayo sa ating gala dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam. At huwag kalimutan. Excuse me, yan lang po. Ha? Talagang palaking-palaki ng industriya ng pagmumotor, and welcome sa mga banateros dyan, sa mga riders dyan, be responsible. Okay? Pag nagpabilis, payo ni Coach Oli, sa racetrack ka kung magaling ka.